Good day, beautiful people. Welcome to my channel. In today's episode, I'm going to be watching the movie Maid in the Philippines and Fairview Terraces. And for those of you who want to know my inputs and my insights about the movie, please watch the video from start to finish. And for those of you who are new to my channel, please consider to like, share, comment, and click the notification bell to get notified once my bago kong video ni upload. Marco, I'm from Singapore, na nalaman niya na yung karamihan ng mga marami ng mga maids na bumabaliktad, marami ng mga tapos sila sa makain kasi ginigibit na sila. Yung mga yung ibang mga maids din na ako na sa ilog pa sige mapagkain na so wala silang makain, ilang foods na lang available para sa 30 na taong papakainin nila, and yet wala nang makain. Yung ilang nagtaka na sa yung manok ko, nagtaka na si Amy na ba't doon na lang foods. And then nalaman niya yung mga traidorang nagaganap, so chinek niya yung father niya kung sakasakaling may mga anong kaganapan doon, pati yung nurse chinek niya, at saka yung confrontation nila doon. Pinakita doon na malaki ang takot din ng Ferdinand Marcos kay Amy, and nakasiraan ang pamilya. So parang nakagaling ni Amy, control niya lahat ng sitwasyon, at ang bilis niya mag-isip kung paano gawin sa sitwasyon ng gano'n na sa yung kaguluhan na si Amy talaga nag-isip lahat. Then, unang pinaka-heavy confrontation talaga nila yung ni Bongbong, the Bongit, and the President Marcos. Then, so, yung Naiyak ako kasi sa father na. Sabi, maraming dialogue na. Pero sabi niya na, that hindi kayo proud sa akin. Tapos tumalik ko si Marcos, sabi niya Marcos na, proud ako sa iyo anak. Ang daming mga, daming mga dialogue na hindi ko malita niya isa-isa. Pero, it's a confrontation between the son and the father, and the son trying to prove himself, and yet it's not enough for the father to appreciate, and parang parang ipagmalaki yung anak ng tatay at kanyang anak. So kung kasi pinapabihis niya at tinatanong siya bakit hindi ka pa nagbibihis, bakit hindi mo sinabihan ka na magbihis, pero and yet yung outfit mo yung pa rin And then sabi niya, lahat ng tao tumalikod na. Nandito ako para to prove na hindi ako lumalayo sa'yo. Tay, kasi pamilya kita, mahal kita, nandito ako palagi sa side. Naiyak ako. And then, yung sinabi niya, lahat ginagawa niya para maging proud si father kay Bongbong. Tapos ang sabi niya na Marcos, tumalikod at tumiyak, sabi niya, proud ako sa'yo anak. Pang naiyak ako yung si mami kay La Orosa, yung mga Scarlet Strada, kasi kahit on the side may mga comedy napaka heavy na, kasi yung ibang mga maids ko na nandun na sila, parang paalis na sila, kailangan nilang umalis. Pero yung the rest, sinabi nila na gusto lumaban. Pero si Carla, nagsabi na may mga sinasabi siyang huling kabilin. And then si La Oropesa, sinabi niya na hindi sa ayaw lumaban nila, sa gusto lang nila umalis para makaiwas ng kaguluhan. So ilan yung mga papaduso, ba't ilang silang natitira, wala silang laban, mauwi lang sa karakasan. So ang maganda doon, kailangan nilang umayon kung ano ang hiningi ng pagkakataon. Yung si Imelda Marcos, napakakam niya, na ang layo sa aura niya na
akala mo strong personality, na akala mo ano, yung pinapalabas nila na masama. Pero si Imelda, in fact, halos wala masyadong role doon si Imelda. Ay, ni Marcos talaga ang bida. Kasi siya talaga yung maid in Malacanang. Siya lahat nag-control sa lahat ng kagunatan. In the last 72 hours, kahit palapit na, ano, kahit palapit na yung mga gustong lumusog sa Malacanang, may madalang sulo. Siya pa rin relaxed. Very, ano, siya mag-isip. Very, ano, presence of mind siya mag-isip. And agad-agad, nakakapag-decision siya na dapat ganito ang gawin nila. Napakagaling. Sobrang iiyak ako doon yung mga maalam na siya. Nakaset na lahat. Tapos may helicopter na nakaano doon. Tapos si Christian Reyes or si ano, Ayan Marcos nag-instruct sa mga tauhan nila doon na yung gown ni ano na Imelda ginapit-gapit doon. Yung yellow gown ni Imelda ginapit-gapit nila. Tapos ano, itay yung ribbon na yun sa kung saan, sa ulo or sa katawan, para yeah, diba, yung itay yung yellow ribbon para hindi sila saktan, para isave na sarili nila. Tapos ano, yung iba ayaw, yung iyakan, iyak na iyak, pero ang huling pakikiusap ni ano at papasalamat, ang huling nabili ni Imee na gawin niyo yun para mailigtas sa sarili niyo, iligtas niyo ang sarili niyo, hindi nila mapapatawad kung may isa sa inyo masasaktan kahit sa kahuli-huling ano, pagkakataon at hanggang sa muli. Tapos my favorite pala ni Imelda, si Bombong, sabi niya, sabi ni ano, sabi ni Imelda, hala ba, tayo magkasundo. Sabi ni Marcos, sabi ni Bombong na, kaya sa mga tayo magkasundo. Tapos sabi niya, kung aalis tayo, ayaw ni Imelda talaga umalis ng Malacanang. Kasi kung pag nakaalis na daw sila sa Malacanang, hindi na daw sila makakabalik. Ang sabi ni Bombong, no ma, makakabalik tayo sa Malacanang. Makakabalik tayo sa Malacanang. Makakabalik tayo. Talaga yun ang pinako ni Bombong, makakabalik tayo sa Malacanang. And yung mga shoes, very ano ha. I think talaga Bombong Marcos destined to become president. Kasi yung mga shoes na Imelda, sa likod, may mga numbers. You know, yung isang number daw na pinakita, nakalagay talaga na 2022. It's a coincidence naman na the year 2022, Bombong Marcos became president. So, talaga yung made in the Philippines, bumuhay mo din sa palubog na ng industriya na pelikula. And then I think kung meron mga ano, kung merong best actress, kung pwede lang lahat sila may ampag. Pero I think and yun pala yung huling pinaka ano, talagang hindi ko mapigilan talaga iyakap na, hindi na talaga mapigilan luka ako doon sa kay Imee, kasi si ano na kay Irene, kasi si Imee hindi na niya kaya convince ang father niya para umalis na namalakan niya. So, humingi ng tulong si Imee kay Irene para siya ang ano. So, akala ko, ano, hindi ko pa siya nakilala ito si Ella, something, itong bata na ito. Ella Lelacruz or something, hindi pa siya. Hindi ko siya nakilala. Pero alam ko, nag-ano yan, nag-GMA7 yan before. Bata pa yan. Pero this time, galing ng timing niya at talagang tuloy-tuloy ang luha ko talaga sa kanya na yung heart-to-heart talks between the father and the daughter na napasunod niya talaga, very sincere, napasunod niya talagang na nakapag-convince kay Marcos na umalis na lang, hindi si Imee, kundi si Irene, na sobrang ano, sabi nung dumating si Imee, si Irene, ang sabi ni Bombong na buti ikaw lang, kasi sabi niya na bakit dad, ayaw mo bang marinig si Imee? I don't know kung anong rinig niya si Tita Imee or si ano, yung si Imee referring to Imee. Sabi niya, hindi naman, kasi ang boses daw ni Imee parang music to his ears, sabi na ni Marcos. Kasi very ano,
very demanding at very ano strong personality ni Aimee. And he parang kahit ang father niya napapasunod, sabi ni Aimee pareha daw silang matitigas ng ulo ng babata niya. Kung isa sa pwedeng manalo as well, best supporting actress, baka siya, kasi ang galing-galing niya. And ano, para underrated siya, hindi mo siya nakapansin, pero ang galing para ng kanyang ano, yung pag-appreciation and the heart-to-heart talk between the father and the daughter ng buong sisilidad at wala masyadong ano, wala masyadong basta ni-recognize ni Ella yung kabutihan na kagalingan ng father niya at ganun din si ano, ganun din si Marcos. In-appreciate niya ang kabutihan ng loob at kababaang loob ng anak niya si Irene. And yun, hindi ko matigil ang pag-iyak doon sa party na yun. And then, the other one, yung kay, ano, yung eventually nagkaroon ng confrontation na, ano, nung hinahanap ni Marcos yung kanyang sombrero. And hindi lang mahanap, di ba, nasa likod na si Aimee lang ang, ano, si Aimee ang may dala. Tapos may mga confrontation na scene sila doon na, ano, na nagsalot si Aimee, sinalot, nagsalot din si Marcos kay Aimee. Yung eksena nila doon na nagkagaling. And towards the end of the movie, sa Cebu pala si, ano, si Corey. And then, I'm not wrong with the nuns. I'm not sure kung it's legit, but as far as I know, ang sabi ng mga ng maid doon, played by Manang Biday, Manang Biday is still alive, kasama pa ni, ano, na maahay ni Marcos from Ilocos, kung Ilocana pala siya, and then ngayon, at more than 80 years old, still healthy, and up to now, kasama pa nila sa maid, Imelda Marcos, na balita daw niya, si Corey mahilig maglaro ng mahjong. Pero hindi naman naman dito kung mga Carmelites nuns or anong Presbyo, whatever, mga madre nandoon. Pero isa sa convert sa ano, sa phone conversation ng Imelda dying or kumakalim, sabi ni ano, but he's sick. Tapos sabi niya, is he dying? Inuulit-ulit talaga niya na kung mamamatay na ba, is he dying? Tapos sabi, no, but he is sick. Tapos sabi ni Corey, sabi nung lalaki sa phone, sa voice, sa kabilang linya, sabi niya, they are going to Pawai right now. Sabi ni ano, ni Corey, ayun doon sa story na, no, I want them out of the country. I want them out of the country. Kaya paulit-ulit ang sinasabi na gano'n. So, hanggang sa huling eksena ng mga Marcos, pinakikita pa rin sa kanilang kabutihan at kababaang loob. And on the contrary, baliktaran nito, yung gusto mag-play as hero, which is the Aquino or the Quarry, and kaya gusto nilang palabasin na masama ang mga Marcos, ito na ang ano, itong movie na ito ang magpapatunay kung sino ba talaga ang totoong bida at sino ang totoong kontrabida at kung sino ang mabuti at sino ang masama. And sa palagay ko, my personal opinion, kung sino ang kinakarma, kung sino dadapo ang karma, yun ang masama. Maraming salamat sa panunod.